at tatakpan natin. So guys, i-check na po natin ang ating giniling kung malambot na. So guys, malambot na po. Next naman, ilalagay natin ang ating bell pepper and carrots. Bell pepper, carrots. Patatas. So tamang-tama po, meron pa siyang konting tubig para lumambot ang ating carrots at ang patatas. Maglalagay po tayo ng konting liquid seasoning. At konting toyo, maglalagay din tayo. Alalay lang po sa paglalagay kasi baka mapaalat ang ating giniling kasi konti lang po. 1/4 lang po yung ginamit natin. Pwede naman po tayo, pwede naman nating tikman din kung anong kulang dadagdagan natin. Next po, maglalagay tayo ng isang kalamansi po. Medyo paus na ako eh. Para may asim siya ng konti. So guys, titikman natin. Wow! Ang sarap. Ang sarap po niya. Maglalagay pa tayo ng siguro mga 1 teaspoon lang yan ng 1 teaspoon po. Nilagay ko. Kasi para madagdagan yung kulay ng ating karne. Kasi pag nilagyan mo siya ng toyo, di ba? Magkakakulay siya. So, dinagdagan ko lang po siya ng 1 teaspoon. So, guys, sa pagluluto ng mga katulad dito, yung palaman natin sa empanada, according to our taste naman po yan, kailangan, kahit po nagsisearch tayo sa YouTube, so, kumbaga, idea lang naman po yun. Ayaw pa rin ang masusunod sa lasa. So, guys, ngayon hintayin natin medyo ano siya, medyo lumapot ang sabaw. So, bago po natin papatayin yung apoy. Kasi medyo masabaw pa siya. Gagawin ko guys, tatakpan ko para madaling lumambot ang baboy at ang sabaw naman madaling madisom. So guys, para hindi po dry ang ating giniling, lalagay po ako ng konting 1 teaspoon po ng cornstarch. Tapos maglalagay po, didilute tayo ng 1 tablespoon ng water. Bali, cornstarch po. Then, 1 teaspoon ng cornstarch, 5 ml. And then, 1 tablespoon ng water, 15 ml. Para po hindi dry ang ating giniling. So, hindi po natin tutuyuin ang pinakasabaw niya. Lalagyan lang natin ng arena para hindi siya dry. At hindi po maubusan ng sabaw para pag nilagay natin sa empanada, medyo malapot ang sabaw. Yan.
So guys, konting-konti na lang. Malapit na pong maluto ang ating giniling. Para hindi mabutas ang ating empanada doon. So next naman po gagawin natin is gagawa na po tayo ng dough. So guys, uunahin natin yung ating first dough, yung 500 grams ng all-purpose flour. So ang una po, lahat po ng dry ingredients, pagsasama-samahin natin ang ating salt, ang ating sugar, at ang then alo pala po, ahaluin natin yan. Imimix muna natin. Imimix muna po natin ng maayos. Mix properly guys ha. Yan. Next naman ang ating butter. Kailangan po room temperature ang butter. So ako parang lumambot na yung butter ko. Okay lang, oh, medyo malambot na nga yung butter ko. Next naman ang ating oil. Ang ating 2/3 cup na oil. Then mix. Halo. Halo po sa kamay. Mix properly. So guys, pang second time ko nang na-try itong empanada na to. So guys, ito po natin siya imamasa. Nilinis ko muna po yung table. Next naman guys, ilalagay natin yan sa wax paper at ire-rest natin yan ng mga 30 minutes. Gagawin ko po siyang tinapay. Mga 30 minutes. So itatabi ko po.
Ito muna yung ating dough. So next naman po ang ating second dough. 200 grams po yan ng all-purpose flour at 1/3 cup ng oil. So guys, ito po yung ating empanada. Kaya ganyan po siya, hindi po siya masyadong wet, hindi siya masyadong basa. So kailangan ma-roll po natin 'to. Ma-compress natin. So guys, pre-preparing po ako ng parchment paper para dito sa second dough natin. Talagang pag hindi po natin siya nilagay sa parchment paper, mahirap po talaga siyang mabuo. Kasi ito po yung nagpapa-flaky sa atin.